ni Pangulong Manuel Luis Quezon, dalawang pangulo ng bansa, ang ama ng ating pambansang wika at kung kaninong karangalan ipinangalan ang ating lalawigan. Ang babasahin ko po ay isang press statement ni President Quezon na ibinahagi sa mga mamamahay 1,938 at ito po ang kanyang mga sinabi. I wish to convey to the members of the Philippine Islands Medical Association, now in convention in the city of Zamboanga, my very deepest interest in their convention and my sincere hope that as in the past, their convention would redound to the advancement of medical science in the country. I congratulate the association in general and its members in particular for the splendid work that they have been doing. I am confident that they will continue their efforts towards making the Philippines a better country to live in. It is worthwhile repeating to the members of the association the assurance that the government is deeply concerned with public health and sanitation, the furnishing of safe drinking water to every community, the liberalization of the provincial hospital law to enable all provinces to establish hospitals and public dispensaries, the expansion of the Philippine General Hospital and the construction of regional leprosaria are some of the features of my health program. The Philippine Islands Medical Association, as representative of the medical profession, can very well help the government in its campaign to reduce infant mortality and to elevate the health and stamina of our people. While it cannot be denied that money is the prime importance in the administration of public health, we should not lose sight of the fact that the quality and training of the medical practitioners and of public health officials, as well as their interest in the welfare of others, are of equal, if not of great importance. Mahalaga po ang mga pahayag na ito ni Pangulong Quezon dahil bilang kauna-unahang presidente ng bansa na malaya nating hinalal, kinakatawan ni at produktibong mamamayan. Ito ay malinaw na pagkampiyon sa interes ng Pilipinas na isinulong o isulong ang karapatan ng bawat Pilipino para sa kalusugan at hindi ng interes ng banyagang mananakop. Bilang pagbibigay konteksto kaugnay sa puntong ito, babasahin ko po ang abstract ng isang artikulo, Health and Sanitation During American Period, mula sa Philippines e-journals, at ito po ang sinasabi. The American colonialist had a stereotype image of the Filipinos, an image that may have been largely fostered by Dean Worcester's book, The Philippine Islands and Their People. Worcester's, an academic from the University of Michigan, first came to the Philippines in 1887, as member of scientific expedition. He pictured the Filipinos then as a people who behaved like children, lazy, of low intellectual capacity and morality, and with such character that they deserved to be colonized and placed under the supervision of a more progressive Western culture. He wrote that they were very superstitious and fatalistic and accepted disease and other forms of misfortune as God's will. They were not particularly inclined to adopting measures to avoid disease or improve their unfortunate conditions. They would accept the simple explanation that the highly contagious disease, cholera, was brought by a black dog that caused an epidemic outbreak whenever it roamed the city streets. Like Worcester, the American media, including Manila Times, blamed the outbreaks
of epidemics on the poor Filipinos for their unsanitary habits and surroundings, their lack of education, and their belief in superstitions. The newspaper had then recommended that during cholera outbreak, Filipino servants should not stay in the same quarters as their American employers, and that a massive campaign be waged urging the natives to clean their nipasak shops and dirty surroundings to save Manila and the Americans living in the city. Victor Heiser, who belonged to the same imperialist school of thought as Worcester, believed that the future of public health in the Philippines depended on the territory's ability to attract big number of American investors who would do business in the Philippines. As a doctor, he was excited by the prospect of using the Philippines as a big laboratory where they would be privileged to conduct their experiments. Obviously, he lived in an era when the informed consent of the subject population was not an ethical prerequisite in conducting experiments involving human subjects. And his autobiography had admitted that the Americans had mixed motivations, combining their personal and noble interest in supporting health programs. And he believed that as long as the Orientals, referring to Filipinos, remained in poor health, the Americans in the Philippines would continue to be exposed to the threat of tropical diseases. He was of the opinion that from an economic perspective, the health of workers should be first addressed to prevent American businesses from incurring unnecessary losses. This view represented the thinking of most American colonialists then who addressed the health and sanitation concerns in the Philippines with zeal and vigor for their own survival and preservation. Laban sa senaryong nabanggit, binibigyang linaw ng mga naging pahayag ni Pangulong Quezon ang kahalagahan ng panaigin ang pangunahing interes ng mga Pilipino sa usapin ng kalusugan sa ilalim ng isang bayang Pilipinas na malaya, may dangal, at sariling paninindigan, alinsunod sa prinsipyo ng kanyang binigyang popularidad. I would rather die, or I would rather have a country like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Because however bad the Filipino government might be, we can always change it. Kung ilalapat ang mga katagang ito sa ating sistema ng kalusugan, ay marahil ito ang magiging katumbas. I would rather have health system run like hell by Filipinos than a health system run like heaven by Americans. Because however bad our health system might be, we can always change it. Ang mga pahayag na ito ni Presidente Quezon ay naglalagay sa mga kamay ng bawat Pilipino, sa inyo at sa akin, ng responsibilidad na paunlarin ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan batay sa ultimong kagalingan ng bansa na sa matagal na panahon ay pinagharian ng mga dayuhan para sa kanilang makasariling interes. Dito ay pinakita ni Pangulong Quezon kung bakit mahalaga ang matagal ng ipinaglaban ng kasirinlan ng ating mga bayani at kung papaano nito dapat palakasin ang kalusugan ng bansa. At payagan niyo po akong itahi ang press statement ni Pangulong Quezon at ng konteksto ng mga kaganapan noong kapanahunan ng Commonwealth Government upang ilapat ito sa kasalukuyang hamon sa sistema ng ating kalusugan sa bansa at ng ating lalawigan. Noong 15 ng Nobyembre, 1935, naganap ang pinakaantay na hakbang patungo sa ganap na kalayaan ng Pilipinas
sa pamamagitan ng pagpapasinaya ng Commonwealth of the Philippines. Dalawang buwan bago dito, noong 16 ng Nobyembre, tinatayang nasa 1 milyong mga Pilipino ang nagtungo sa mga botohan upang ihalal ang pangulo at pangalawang pangulo. Ito ang kauna-unahan o pinakauna sa kasaysayan ng bansa kung saan ang Pilipino o Pilipinong punong ehekutibo ay manunungkulan sa palasyo ng Malacañang. Una dito, ipinasa noong 24 ng Marso, 1934 ang Tidings or Tidings MacDuffel Act o ang Philippine Independence Act ng Estados Unidos na nagtatatag ng proseso upang ang Pilipinas na nooy nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika ay maging independenteng bansa matapos ang 10 taon ng transition period o panahon ng pagbabago. Pag-upo ni Presidente Quezon ay agad niyang binigyang pansin ang serbisyong pangkalusugan. At noong 31 ng Marso o Mayo, 1939, kasunod ng kanyang pahayag sa mga kasapi ng Philippine Islands Medical Association noong 1938, ay itinatag ang Department of Health at ang Public Welfare sa bisa ng Commonwealth or Commonwealth Act 430 kung saan si Dr. Jose Fabella ang naging kauna-unahang sekretaryo. Matatandaan rin na sa kapanahunang ito, nagpalit ng pangalan ang Philippine Islands Medical Association o PIMA na tinawag sa kilala ngayon bilang Philippine Medical Association o PMA. Nais ko pong balikan ang pahayag ni Presidente Quezon at salungguhitan ang mahalagang puntos na kanyang mga binanggit. Ang pamahalaan ay lubhang nag-aalala para sa kalusugan at sanitasyon. Ligtas na inuming tubig sa bawat komunidad. Pagtatayo ng pampublikong ospital at dispensary. Pagpapalawak ng Philippine General Hospital. Pagpapababa ng kabuoang dami ng namamatay na sanggol. Pagpapataas ng kalagayan ng kalusugan at palakasin ang katawan ng tao. Kalidad at pagsasanay sa hanay ng mga manggagamot at opisyal pangkalusugan ng pamahalaan. Ang pondo ay mahalaga sa pagpapatupad ng kalusugan ng publiko. At dahil sa kakapusan ng oras ay hindi na po natin tatalakayin ang mga ginawang programa pa at inisyatiba ni Presidente Quezon bilang tugon sa mga kinakailangang reforma sa kalusugan. Sabi nga nila, the rest is history. Ngunit mahalagang bigyang pansin ang masakit at nakalulungkot na katotohanan na akma pa rin sa pangkasalubuyang kalagayan ng bansa ang mga pahayag ni Pangulong Quezon lagpas 84 na taon na ang nakakalipas. Katulad ng drama noong araw na may pamagat na, ganito kami noon, paano kami o paano kayo ngayon? Tulad noon, lubha pa rin tayong nag-aalala para sa kalusugan at sanitasyon, lalo na sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19, dengue, sakit na monkeypox at maging tuberculosis. Kaya ng dati, problema pa rin ang pagkakaroon ng ligtas na inuming tubig sa bawat komunidad. Ayon sa UNICEF, water access is highly inequitable across the country, with regional basic water services ranging from 62% to 100%. Around 99% of the 1/5 wealthiest households are most likely to have access to basic water services, while only 80% of poorest quantile do. Around 6 million Filipinos also still practice open defecation, and some 20 million lack access to basic sanitation facilities,
while over 75 million Filipinos have basic sanitation service at the national level, there are significant inequalities, particularly with regional coverage ranging from 22% to 86%. Ayon naman sa Calabarzon Water Supply and Sanitation Data Book and Regional Roadmap ng National Economic and Development Authority or NEDA, Quezon registered comparatively lower access to safe drinking water at around 84%. Hanggang ngayon, pagtatayo pa rin ng karagdagang pampublikong ospital ang kailangan at pagpapalawak ng Philippine General Hospital. Sa mababang kapulungan, ngayon sa Kongreso ay may isang panukala katulad o tulad ng kay kinatawan Martin Verga na ang an act providing for the rehabilitation and modernization of Philippine General Hospital. Noon at ngayon, pagsasanay sa hanay ng ating mga healthcare professionals. Kaya naman, kailangan pa nating ilagay sa Section 23 patungkol sa National Health Human Resource Master Plan at Section 10 sa Republic Act 11223 for Universal Healthcare Act. At syempre, noon at ngayon, ang pondo ay mahalaga sa patupad ng kalusugan ng publiko. So ano ang solusyon dito? Bibigay proteksyon para sa kalusugan ng mamamayan. Pagpapanatili ng kalinisan at maayos na pagpapatupad ng batas pang kalusugan kasabay ang pag-aabot ng mga serbisyong panlipun. Ang kahulugan o ang kalusugan at social services ay mahalagang sandigan ng husong kailangan natin itong ipagpatuloy ngayon. Sa pamumuno ni Pangulong Quezon o Presidente Quezon, nagpatayo ang pamahalaan ng mas maayos na mga ospital at pasilidad pang kalusugan sa buong bansa. Ginawa ring komprehensibo ang pagsasanay para sa maternal at child health services at kumilos para madagdagan ang mga nurses. Ito pa rin ang mga bagay na dapat nating gawin ngayon. Bukod dito, dapat bigyan ng pansin tulad noon ang mental disorders at mas gusto na nating tawagin ngayon na mental health, kalakip ang atensyon para sa mga nakakahawang sakit katulad ng COVID-19, monkeypox at tuberculosis. Noon, nagpatayo si Presidente Quezon ng mga specialty facilities tulad ng Santol Sanatorium noong 1918 ay ipinatayo para sa mga pasyenteng may tuberculosis. Sa panahon ng Commonwealth, ang sanitarium ay ginawang tertiary hospital na mas kilala ngayon na QI o Quezon Institute. Ang estratehiyang ginawa ni Pangulong Quezon, katulong ang pribadong sektor, mga voluntaryong organisasyon at mga samahang pangrelihiyon. Kung ngayon, meron tayong Doktor para sa Bayan Act na aking iniakda noong ako ay kongresista pa para bigyan daan ang programa ng Medical Scholarship and Return of Service. Noon pa lang, hinakayat na ni Pangulong Quezon ang mga bagong doktor na mag-umpisa ng kanilang practice sa labas ng kamay nilaan at magbigay ng libreng konsultasyon sa mga mahihirap. Sa panahon ng Commonwealth, nakapagpatayo ng pampublikong mga laboratory at modernong pasilidad pangkalusugan kasabay ng pag-organisa ng Institute of Hygiene at PGH. Ilang ward ng ospital kasama ang isang unit para sa pagpapagamot at pagpaaral o pag-aaral ng kanser ang inulunsad at isang buong gasali nito ang itinayo para dito sa Philippine General Hospital. Sa ating panahon,
palagay ko ay panahon na upang ipasa ang pagtatayo ng Philippine Center for Disease Control and Prevention or House Bill 281, Virology Institute of the Philippines or House Bill 282, Medical Reserve Corps Act or House Bill 285. Mga panukala na kasamang nabanggit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang sona at ngayon ay itinutulak at itinutuloy ng aking anak na si Congressman Attorney Mike Tan ng ika-apat na distrito. Meron din tayo ngayon na Republic Act 11215 on National Integrated Cancer Control Act na aking isinulong sa Kongreso bilang tagapanguna ng Komitiba ng Kalusugan sa Kamara. Sa harap ng mga hamon ng pangkalusugan ngayon, lubhang mahalaga na bigyang buhay ang mga titik o letra sa ilalim ng Republic Act 11223 o batas para sa UHC na naglalayong gawing abot kaya at kalidad ng mga karagdagang human resources for health at pasilidad medikal. Ito lamang nakaraang linggo, nakipagpulong kami kasama si Dr. Jeff ang pamahalaang panlalawigan sa kagawaran ng kalusugan para sa kaganapan ng pagpapatupad ng province-wide system or health system para sa paghahatid ng population-based health services. Nais natin pagbutihin ang service delivery networks at bigyang halaga ang pagsasanay ng ating mga health manpower. Tulad noong aking nabanggit noong aking inaugurasyon, palalakasin natin ang health and nutrition advocacy campaigns at ang pagsugpo sa sakit na tuberculosis, kasama na rin ang malaria at mga nakakahawang sakit. Nakatutok rin tayo sa pagtugon sa undernutrition, overnutrition, primary healthcare na kakalinga sa pangangailangan ng mga pasyente sa mga komunidad, kasama ang pagbibigay ng basic health services sa mga komunidad kung saan ilalatag natin ang maayos na patient navigation system na aalalay sa may sakit sa buong panahon na kadalasan ay masalimuot at matagal na sistema ng pagpapagamot. Sa nalalapit na panahon, ilulunsad natin ang masinsin na health profiling o mapping kakambal ang digitization program sa lahat ng bayan at barangay upang tayo ay magabayan sa tunay na kalagayan ng mamamayan at makapaghatid ng nararapat na serbisyo. Gagamitin natin ang makabagong teknolohiya upang abutin kahit nasa malayo ang mga may sakit nating kababayan at doon sa liblib na lugar at island municipalities sa pamamagitan ng telemedicine at paglalaan ng dagdag na mga si ambulances. Sa madaling salita, bibigyan natin ng pinakamataas na prioridad ang kalusugan ng mamamayan at ang paglalaan ng nararapat na pondo o budget dahil sa malusog at masiglang mamamayan na kasalalay ang produktibong pamayanan tulad ng paniniwala ni Pangulong Quezon na masasalamin sa kanyang isinulat na grow and be like Amolave. Kung saan dito po ako magtatapos. National strength can only be built with on character. A nation is nothing less than its citizenry. It is people that make up the nation and therefore it cannot be stronger than its component parts. Their weakness is its failings. Their strength, its powers. Show me the people composed of vigorous, sturdy individuals, of men and women, healthy in mind and body, courteous, brave, industrious, self-reliant, purposeful in thought as well as in action. Imbued with sound patriotism and profound sense of righteousness, with high
social ideal, and strong moral fiber. And I will show you the great nation that will not be submerged, a nation that will emerge victorious from trials and better strife of distracted world, a nation that will live forever, sharing the common task of advancing the welfare and promoting the happiness of mankind. Ang pagbangon at pagsulong patungo sa matatag na bukas, ito ang ating sama-samang tutuparin. Ito ang sentro ng ating balikatan. Ito ang magkaisa nating itataguyod para sa isang malusog na lalawigan. Malusog at asensadong lalawigan na inaangat ng maaasahang serbisyo at makapangyarihang mamamayan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.